firewall. Amin naman mga co-presenters ay G2A, NVIDIA, Logitech, and HyperX. So, ano, sa mga hindi nakapanood kasi Lina, hindi ko masyadong, ano eh, hindi ko masyadong maintindihan yung Draw Ranger pick last game ng Complexity Gaming. Pero, ano, wala ako sa position nila para question sila. But the thing is, para sa akin, yung last game nila, hindi gano'n talaga ka tama na pick yung Draw Ranger. Pero mamaya na yan. Dito muna tayo sa current pick or current draft pace ng Complexity Gaming versus The Wings Gaming. So, binan na dito ng Complexity Gaming yung Witch Doctor kanina. Kasi ang galing na pumlacing actually. Grabe yung pagkaka-placing niya dun. Yung mga ulti niya medyo ka-OP-OP talaga. Lagi nasa gitna ng clash yung kanyang ano, ward. And ito sa Complexity Gaming, sila naman ang kumuha ng Beastmaster. And yan, ito na gusto ko sa kanilang pick, Outworld Devourer. Kasi actually, Beastmaster and Outworld Devourer is a very good combo, lalo na't kung may ma-lockdown na isa to si Beastmaster. Free hit, of course, itong si Outworld Devourer. Then, alam nyo na ang kasunod, mga 3, 4, 5 hits, then a Spaghetti Falls. So, tingnan natin sa kabila, Wings Gaming, Invoker, Ayo. So, okay yung Invoker, alam naman natin na tapatan lang eh si Invoker sa si Outworld Devourer. So, in nga sa mga ano may mapapanood kayong mga interviews ng mga stars like Artisan, mga na-interview namin. So, saan lang sa mga hindi pa nakakapanood noon eh ang most pinapili namin sila between Outworld Devourer and Invoker. Mas ginusto nilang pinili itong si Invoker for some reasons na unknown, kasi hindi naman namin tinanong, it's a yes or no, or kung ano man yung tanong na vice versa. Kung Outworld Devourer or Invoker nga, ilang ipipiliin nila. But they chose Invoker, eh ako para sa tingin ko, alam ko na rin yung sagot. Kasi alam nyo naman, masyadong versatile tong si Invoker para, ano, pwede siya maging push strat, carry type, burst type, yon. So, sa mga nagtatanong naman dyan kung kailan ang Manila Majors, ang pagkakalam ko lang is this June, mga birthday ko ata June 8, ganon. So, dito sa The Wings Gaming, hindi ko alam kung sino magandang Eterno sa Ayo, pwede pa naman sila Chaos Knight for the Ayo, or could Ricky, hindi ko pa nakikita sa meta scene itong si Ricky. Pero medyo ano sa kanya. Pwede si Ayo kay Ricky. Pero kahit naman na si Ayo, alam naman si Ayo medyo malakapit kung saan. Pero ito ha, Complexity taking Dazzle. So ang primary focus lang nitong Dazzle is at least to make Outworld Devourer survive all those attacks that will come to him. Kasi kita niyo naman yung Wings Gaming, alam niyo naman yan. Yun nga Invoker, kung mag-exert question, so mag-expect ka na ng Meteor Defeating Blast plus Sun Strike, which is will probably burst you out of the game. So, at least itong Complexity Gaming, medyo na trauma na sila dito kay Enchantress. They banned out Enchantress. Kasi kanina, nag-uusap kami ng mga tropa-tropa ko kanina. May nag-uusapan namin kanina is, sino-sinong magdi-dictate ng game. Yes, Lark probably dictated the game on the, late game stage of the game. Pero, hindi tataba or hindi magkakaroon ng free farm itong kuya mong si Slark kung wala yung mga rotation netong ni Enchantress, which is napakaganda. Grabe. 10 seconds remaining. So, now, The Wings Gaming, mga kaibigan. Picking Weaver. It's been a long time since nakita ko si Weaver. Ito yata yung mga meta na panahon. Sinasamahan pa siya ng Abaddon at Trend Protector. Tapos babactorin ganyan hanggang sa... Kumbaga, bibisitahin ganyan simula dulo ng base mo. Kasi nga, may armor siya. May apotation siya, may armor siya. Wala. So, ito, Complexity Gaming. Picking Phantom Lancer. Hindi ko pa alam kung sa tingin ko ay position 2 or 1 Phantom Lancer. Kasi alam naman natin na nasa meta ngayon na nilalagay sa mid-roll. Itong si Phantom Lancer. At ito naman The Wings Gaming, mga kaibigan. Ito yung isa sa mga typical counters kay Phantom Lancer sa early stage of the game. Yung lang sabihin ko, early stage. Pagdating ng late game at meron medyo mataba-taba na ang Phantom Lancer with this, at I think kung bubuo man siya ng Heart of Tarrasque, bubuo man siya ng Eye of the Skadi o kung ano man na tanky items, mawala na ng silbi lang kahit papano yung Earthshaker or yung ulti yung sinasabi nilang combo. Pero draft-wise,
Hindi ko wala akong sinasabing lamang eh. Kasi hindi ko lang talaga sa tagal ng panahon na hindi ko nakikita si Weaver, hindi ko pa alam kung ganun siya ka-effective dito sa meta na to. Kaya tignan natin dito. Sa mga nagsasabi diyan sa chat, sabi ni Zed017, sa pub game masarap OD Omni Easy MMR. Yes. Yeah, tama naman talaga. Actually, pandagdag MMR talaga yung dalawang combo na yun eh. Pero since si Omni Knight medyo lacking sa Radiant mana team pool, eh, lalo na sa mga ganitong meta, sina kaya siyang i-burst out. Medyo mahirap i-pick tong si Omni Knight. Pero tingnan mo to, si Dazzle, kaya niyang i-maintain or i-sustain yung inyong armor. Plus, he can probably make you survive until you kill almost all the enemies in the enemy team. So, tignan natin dito. Kasi, iniintay ko dito yung last pick ng Complexity Gaming, which will be, sure na yan, is a support or a jungle support. Tignan nyo naman ng mga nangyayari sa mga drafting stage nila. Ubos ang jungle support or yung mga jungler na heroes. Wala si Enchantress, wala si Doom, wala si Nature's Prophet, wala rin si Jhin. 10 seconds remaining. So, ubos ang mga support jungle, mga kaibigan. So they went for a Dazzle, a primary position 5 support. Pero ang kulang na lang siguro ng Complexity Gaming dito is their AoE stun. They have a Beastmaster that can probably lock down a single hero. But the thing is, they still need additional lockdown or AoE lockdown. Basta pandagdag lang, kasi hindi mo naman pwede mag-rely sa isang ulti na disable. Pero ito, Mirana Gaming. Ay, nakita ko na to, mga kaibigan. Is the combo of Outworld, Devourer, and Mirana. Nakita ko na to between the fight ng Mineski at Complexity Gaming. So they're probably going to, what do you call this, yung kumbaga rewind lang. Kumbaga yung ni-recycle na strat lang ang ginawa dito ng Complexity Gaming. Picking Mirana as their last pick or the support position for Mirana. Kasi makikita niyo naman, roar, arrow, baka naman magising ka, ilang seconds ng stun yan, magbilang-bilang tayo ng mga 10 segundo, 10 mga daliri, bago ka magising. And OD will probably wreck you on that time. 5 segundo nga lang eh. Medyo kaya ka ng normally ng 5. Kaya, Diyos mio. So, tignan natin dito kung ano ang ganap. Kasi Weaver, yan. Ito lang yung sasabihin ko na surprising pick sa akin para sa Wings. Weaver, matagal na siyang hindi nakikita sa meta scene eh. Which will probably surprise COL. Kung ano man yung plano ng COL dito, medyo mabubugaw ng kahit papano. Kasi mag-iisip ko eh, what would Weaver do sa meta na to? Wala pa naman sila kaka-encounter na player or dito sa meta scene ng isang Weaver. Kumbaga, bago mo isipin, maglulook way, 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 way back into the meta how to counter this Weaver. So, makitignan natin dito. But they have the counter kung sa counter lang. Kasi they have, what do you call this, a Rexxar or a Beastmaster who can probably shut this insect down, or pag sinigawan ng isang Beastmaster yan, medyo durog ang kuya mo. Pero to, he has Io or si Innocence as his support. Pero bago tayo magsimula ng laro, bago pa nagkakagulo, ipapakilala ko muna yung Team Wings Fate. Ipapakilala ko to. Ito na si Fate Bian Vicky as Weaver. Innocence would be playing the Io. Pagpakilala naman ito si I just can't read your name. So Invoker, I'll just call you Invoker. And Ice would be playing his Earthshaker. Hindi pa yan si Ice kung sa mga ginakakalab. At last but not the least, si Shadow. Wow, would be playing a Venomancer. Pakilala ko naman itong kabilang side ng COL. Ang aking mga tropang COL boys, Windows would be playing the Beastmaster. Isa sa mga one of the most effective heroes in the game. Sa mga nakabasa kanina, he has a win rate of at least 55% win rate ang Beastmaster. Limp would be playing a Phantom Lancer. Jesse would be playing the Outworld Devourer. And last but not the least, Mirana would be played by Z-Freak. So, tingin natin yung mga positioning ng warding dito. So, ito, tingin natin kitang-kita na black na yung sight dito. Kasi wala yung
Yung may gamit nung Dota 2 yung account na nakapasok dito, hindi nakalagay yung modifier niya. So probably, pero I'm very sure kasi nilagay lang naman yung ano na yung modifier na yun, or yung pag-indicate kung saan makakapag-block ng camp sa mga new players ng Dota 2. Sa mga nagsasabi diyan ang pangit daw ng spring cleaning update kasi nga daw pang noob kaysa ganyan-ganyan. Pero yun nga, maraming ang noob. Lahat tayo nagsimula sa noob. So they probably put that indicator para yung sa mga bagong player na paano, saan mo ba ilalagay yung ano para makapag-block ng creep. Pero ayan, I'm very sure that block yung creep na yun. See, at 34 seconds, wala pa nagsama. Pero to, gilagyan na nila ng sentry ward to remove that blocking. Ayun, nahihiyapan normally. So, tignan natin muna dito. Oy, oh. Pero may defensive stand dito. Itong si Ice, kaya makamayang, oy, oh, Hansken is running pretty low. Tignan natin dito kung may magagawa. Oh, bakit ka bumabalik? Oh no, Sunstrike. Pero ito, umatras na dito. Well played or well anticipated Sunstrike coming from Hansken. Nang-anip siya ito kaya nagkasabagay kasi kahit naman sino kay magtatangka patayin or first blood nito si Venom Hansen kasi isa ito yatawag sa Pilipinas na Kikiam eh. Ah, sa mga players, mamaya itasabihin ko sa mga players, I dare them to eat a Kikiam. Kasi, kumbaga, they're really, what do you call this? Not disgusted, but afraid of balut. So, i-dare ko silang kumain ng Kikiam na lang kahit paano. Kahit yun na lang, matikman sana nila dito sa Pinas. So, Limp! Wow! Well, at least na deny. Probably given na yan kasi isa siyang melee. It's easy to deny, lalo na tikita mo naman, no? Isang invoker yan na medyo hindi pa ganun kataas yung exert niya at hindi pa ganun kataas yung damage. While, ito mo naman, wala naman siyang damage item kundi yung poor man shield na defense shield pa yan. May agi lang kaya siya meron damage. At sa top. Oh! First blood! Oh my goodness! So, Chessie would take the first blood, mga kaibigan. And aray. Pero ito na ang sinasabi ko. Ano bang pang-counter sa isang Weaver? Ayun. Pero ika nga nila. Matatag man ang relasyon nyo. Pero wala pang mas tatatag kay Outworld Devourer. My goodness. Ang sasabi dito sa Twitch chat, kay KPT Official 2029 for si Wick, pakainin mo na mala. Medyo malabo dahil yan, tropa. Medyo na-traumatize itong si ating paring Wick. Noong nag-search siya ng balot sa Google, medyo kinilabutan ng ating Kuya Wick. So, medyo tal-tal-tal dyan. So, the score is now 0-1 in favor of COL. And ang good thing dito sa part ng COL is ang nakakuha ng first blood dito eh si Outworld Devourer, which will be probably need para makausad agad dito sa item choice niya. Which would probably be, ano ba ang pinili kanina ni Outworld Devourer na item choice? Yeah, he went for a straight blink dagger to initiate. Then Mirana readying his arrow. Wow, ito mo naman. Kitang-kita niya naman. Gagawin niyo yan ha, gagayahin niyo yung ginawa ni Mirana. Pinanglalasit yung arrow. Yan, bagong meta is real, mga kaibigan. Meanwhile, tingnan natin dito sa taas. So, it's a dual-dual lane, mga kaibigan. Dua-dua lane para dito sa Wings Gaming. Meanwhile, ito naman si Outworld Devourer. Medyo nagsosolo-solo siya dito kasi wala pa si Mirana eh. Actually, this is a roaming support Mirana. So, huwag ka na mag-expect na magtatagal yan sa isang lane. He will probably go mid and ganked it. Pero ito, magbabalik na siya dito to help his team or to help Chessie Regen. Kasi nakikita naman natin dito, kailangan ni Chessie. Hindi umuwi ang OD. Kailangan na farm lang ng farm. Tapos mamaya, pag nagka-blink dagger, sumama na sa clash. Meanwhile, tingnan natin dito. Nako. Phantom Lancer. Gusto ata ng bote. Gusto ata ng rune. Kaya ganun. Mapapuwersa tayo dito. So, ayun. Oh, no. Handshaken dito. Mukhang maiipit. Tingnan natin dito. Wala. Hindi na siya nag-commit doon. He probably knows that merong heal itong si Dazzle. Oh, warded. Mirana has been spotted at the top lane. So, yung kanya masamang balak na arrow will be lost. Ayun, ito na, tingnan natin yung trahedya na magaganap sa Mall of Asia Arena. Pero hindi, napatalon itong ating Kuya Zifreak. Matsakit eh, kita mo naman ang isang power ng Weaver na kinalimutan na sa meta. Binubuhay na itong Wings. Eh, alam naman ng mga Chinese eh, they are genius of strats. Especially in this esports team na Dota 2, esports game na Dota 2. Marami silang mga naiisip na kung ano-ano. Meron nga silang Bristleback carry. Oh. Meron silang sentry ward dito. Meron sentry ward dito yung Wings. Pero tingnan natin, aruy!
So, 3 intelligence stolen para dito kay Outworld Devourer. Oh, actually, medyo scary para dito sa isang Weaver na mawala ng mana. So, he should probably be careful na banggain itong si Outworld Devourer pagdating sa mga chipian. Ayan, hanggang ganun lang siya. Pero, wag siyang masyadong mag-aasim kasi, nako, Diyos mio, si Outworld Devourer pag tinanggal siya ng mana, medyo useless ang isang Weaver without mana. Actually, almost all heroes naman. Except for right-click heroes. Pero tingnan natin kung anong magaganap. Meanwhile, Mirana, ito na. Hiding in the trees. Eh, may ward! Sadla. Sadla, mga kaibigan. Spotted na siya. But it's night time. Hindi ko lang alam kung na-spotan siya dito. Pero ito mga expire na yung ward eh. Mukhang nag-iingat muna or nag-play safe muna dito. Yung invoker. Just to be safe. Mahirap na. Meanwhile, Mirana. Ayun, ito mo. Pinalalasit lang yung araw niya. Uuwi siya. Then, babalik. Tutulungan ng mag-regen itong si ano. Pero hindi. Ngayon, puno ang mana ay puno ang life points ni Chessy. So, he won't probably TP out. Ayan, medyo ayun. Ayun, palasit. Wow! New meta is real. I will do that as well pag ako'y nag-pub. So, may natutunan tayo dyan. O, kasi nasabi dito ng mga nasa Twitch at sawawa si Weaver. Kawawa talaga yung Weaver. But, depende lang naman talaga sa positioning. Ika nga ng ating mga magagaling na kaibigan na dito sila Merlini at Winter. Ang sabi nila sa akin dito, it's all about positioning and engagement. Eh kung magagawa ng COL dito is mai-initiate nila dito or maganda yung positioning nila to catch out that Weaver, di wow. Pero kung ang makakago naman sa kanila yung Earthshaker or kung magkakaroon ng magbu-build ng use yung invoker, they're GG too, o di ba? But they have the dazzle to save. But the thing is, it won't be enough. Ilang masasabi ko. So, 0-1 in the lead so far. Medyo nagkakapaan pa itong mga teams. Medyo scary talaga tayo itong ganking attempt ng COL in terms of that Mirana arrow. Pero ang isang risky move doon is kung tatama. Pero ito, ES or Earthshaker rotating at the top lane, taking all those tack pulls na ginagawa nila para sa kanilang offlane. Wow, yun yung sasalita pa sa aking nin, what nam nam around. Wow. Radiant's middle tower. Meanwhile, natin sa mid lane, so Phantom Lancer and Invoker are at the same last seats and denied, mga kaibigan. 41, nagdagdagan yung last seat niya, siyempre. Ayan, 41-8. Pareho. Meanwhile, Weaver is not that far, pero who spoiled that shot? Sabi nga ni Mirana, sino nag-spoil? Sayang, so nakita doon si Mirana. So yun, isa sa mga cons na isang Mirana. Pag hindi tumama yung arrow mo, medyo yung attempt nyo, si Rana. Ice, lurking. Nasa high ground siya dito. He has a vision on Zifring, but he can't really do anything. Ops. Mukhang nagbabalak. Ang batropang COL, ayun. This time, they're going at the bottom lane. But the thing is, this lumpy dude called Franger Fresh Watcher is watching. My goodness. Wala. Attempt failed. And he will probably rotate back to mid. Ang problema, merong ward na naman dito. Alagang-alaga itong si Shadow dito sa kanyang bottom lane. Kita mo ilan yung ward niya. Dalawa sa kanyang side. Isa lang ang para dito sa side ng Invoker. Grabe. Ang pagmamahal sa isang Venomancer. Pero at least, COL has an aggressive ward here at the back of that tower. Grabe. Ngayon, tingnan natin dito. Who was in the lead in the network? So, ayun. Dikit mga kuya mo kasi dipitirin sa last hits eh. Pero now, Invoker now leading in four last hits. Tingnan natin dito kung ano magawa. Ayun na, bumabawi na ang kuya mo. So, ayun, paunahan lang dito. Napupush na ni Phantom Lancer at ni Mirana. Itong middle lane, meanwhile, wala, malinis na malinis itong yung hindi naman nakakapush dito. Pero ito, nakakagulo na sa taas. Okay, Roar has been popped. Nag-DTP, ininto. I don't know why. Bakit ininto mo? Oh, no. Actually, nag-enchant totem plus Fissure na itong si Earthshaker. But I don't know why kung bakit niya hininto yun. Meanwhile, nag-TP na dito. Nag-TP na si Earthshaker. He will probably try and kill this. Pero yun, huminto si Mirana. Buti na lang hindi siya nadali. Stun would be pop, pero wala nang follow-up dyan. Wala nang sunset. Pero ito, gumugusto ang kuya mo. Pero meron siyang katikati or meron siyang ano dito. Ayan, he will probably TP out in regen. So far,
na 10 minutes in the game at ang una nagkaroon ng objective dito sa mapa eh yung COL. Well played mga kaibigan, well played para dito sa COL kasi alam niyo naman eh sa mga hindi nag-aano diyan eh kapag dating ng night time you should probably take at least a tower bago man lang mag-umaga. Grabe. So ayun. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit daw Grave, no, alam ko na Grave itong si Dazzle doon. But the thing is, kumumpa si, ano, kumumpa si Rexar doon. Meaning, he is channeling for ATP. Wala naman si Hero nagcha-channel dyan. Or si Rexar, wala naman siyang channeling skills para magkumpas ng kanyang, ano, ng kanyang, paano to, yung kanyang axe. So, probably, he went for ATP. Yon. So tingnan naman natin dito mid lane. Ayun, nakuha na ni ano yung ano, nakuha na ni Limp yung kanyang yung first tier tower dito sa mid lane. So probably medyo maluwag-luwag na siya dito pagdating sa gank attempt. Meanwhile dito sa top lane, medyo ano ha, lalalayo dito sa CS itong si Outworld Devourer, pero no arguments there because he went full off lane mode. Ano eh, Outworld Devourer eh, iiwan siya dito ni Mirana sa kanyang lane eh, which will probably lead to a harassment sa mga support na nakapaligid or isa support na kasama nito ni Weaver na si Ayo. At hindi pa niya na din eh. Pero to last hit, at least kaya nagkakaroon na siya ng breathing air but not for long because the smoke of wings is coming. Oh no, Jesse might be in trouble here pero na-reveal na yung smoke. Medyo umaatras na siya dito. Meron ba siya dito, Mirana ulti? Wala pa Mirana ulti. Tingnan natin dito kung ano gagawin. Yung pana tumama kay Earthshaker pero may follow-up ito na. The TP is coming. No, normal na lang siya dito. Hindi na siya gagalaw. Ayun, hindi pa niya naibitaw yung ulti pero meron Dazzle dito to save his life. Tiyati ko sapat. Ayun na, masyado sila nagko-commit dito. Oh no, Wings is very, very deep in that top tier tower. Pero yun, nakaiwas na hati sa gitna. Walang tinama pero to Limp might be in trouble pero meron siyang... Oh no! Mga kaibigan, ayun! Ito na, bumating na si Jesse dito to save the day. So it's a 2-for-2 para dito sa dalawang kukunan. Pero to, hindi na naman siya tinamahan ng Sunstrike. So ayun, oh no! Z-Freak is stuck! Ay! Nakalipad siya dito pero nadali siya dito. It's a 3-for-nothing. Plus a tower and this tier 2 tower might go down as well. Oh my goodness. So let's show that fight recap. So 900 or 500 gold exchange in favor of Wings. Kala ko pa naman. Pero ayun, ako mukhang madadali pa si Windows. Pero hindi, hindi na siya naabot. So right now, 82 last hits coming from Invoker. Medyo mayamanin ang Invoker, kuya Invoker natin. Now with his Midas, medyo money in the bank na papunta dito sa side ng Wings. Meanwhile, nabutas yung dalawang top tier eh. So that's an easy racks kung sakaling papabayaan nila yun. Ako. Meanwhile, Outworld Devourer has no ulti. So he probably will stay here for farm and might go TP down if it gets rough. Yung makikita natin dito. Ano may, pero yeah, have a 45. I don't know why they're not using it. Pero ito na. Nasa ano na ito. Eh, Outworld Devourer. Ayun! Invoker got bursted out. Ito na ba sinasabi ko eh. Beastmaster, pag nasigawan ka nun, mamamatay ka talaga kasi ang daming burst out. Pero ito na ko, mayroon pang echo si Ice. Ice, tignan natin dito kung anong plano niya. I will he pop it, tignan natin dito. Echo slam, may mga neutral, tignan natin dito. Ayun, nakapag ano siya dito, doppelganger. Meanwhile, ito na si Weaver. Oh my goodness, pero wala na siya itatakas. So, Wings Ayo or si Wings Y has a double kill. Tignan natin dito kung anong mangyayari pa. Oh no, yung bilog. Oh no, tinamaan siya ng mga kulisap. Jesse will die. Oh no, so it's a 3-for-2. And a tower again in favor of Wings. But on the good side, at least napatayin nila yung Invoker doon. Eh, medyo mag-slow na yung farm na Invoker. Pero masyado sila nag-overcommit ata doon. So ito na ba yung sinasabi ko? You don't know how to counter a Weaver, lalo na tantagal hindi ginamit. Goodness. So now, let's check the net worth. 5,000 in favor of Wings. The XP might be, yeah, 2K then. Pero takong Swindles is in trouble here. Plus, ayun na si Ayo. Oh my goodness. Sunstrike. Grave. Ayun, at least the Grave is there. And the Roar is there. Let's see if it's enough though. Vanish. Oh no. Wala na silang disable. Yan isa sa kailangan nila ng disable ni
Oh no, wala na siya dito. Meron pa siyang weave, pero ang problema, so meron siyang sentry wards, pero sobrang bilis gumalaw pag may weave eh. Na problema eh. Alag TP siya, oh no! He chose to TP instead na mag-weave, pero hindi nga naman din siya makakawala doon due to the fact na merong shadow weave. Pero ito, nagpo-push pa rin ang creeper. Oh no! Push strat is real para dito sa Wings, mga kaibigan. Yung plague ward is doing it. Pero ito nga sinasabi natin, ano to eh, pagdating na late game or nasa late game advantage itong COL. So, Wings, yeah, tama lang talaga yung ginagawa nila eh. Medyo binabawasan na nila yung mapa neto ng COL para mabawas-bawasan yung kanilang ano, farm. Medyo lumiliit na yung kanilang mapa na pwedeng pag-farman dito. Eh, medyo mag-iisip ka na kasi wala nang tower sa tabi mo. Mapapa-atras ka ng kahit papano. So, tignan natin dito. Meanwhile, Innocence, naka-double kill yan kanina. My goodness. Grabe, pinapakita dito ni Y or ni Innocence. So, ito lang talaga ang masasabi ko both teams. Yeah, tama yung ginagawa ng Wings. They should probably end this very quickly because so, ano, pagdating ng late game, medyo mapapahamak sila dito. Meanwhile, COL, they should just probably prolong the game and farm. Yun lang talaga ang magiging solusyon dito. Farm lang talaga. Kasi Mirana can even go for a full carried mode kung gugustuin niya. Eh, alam naman natin si OD, OP as hell. Meanwhile, eto si Beastmaster. Pagdating ng, ano, nagkaroon na yan ng necro book. Wala na magiging problema pagdating sa push. And he has level 3 inner beast, which will probably help them in their pushing capability. At kilala naman natin, isa lang ang Aji carry dito sa game na to. Si Weaver kasi, yes, we can call him a carry, pero ang problema kasi si Weaver, right-click hero siya, pero mas masakit na ng right-click. Ang taong dumadami, or the one-man army. So, ito na, Phantom Lancer taking another objective in their board. Kasi siya lang ata ang may gustong kumuha ng tower dito eh. Siya lang talaga ang ano, kumukuha ng objective dito. Pero meanwhile, ito na, nagkaroon na ng tip reaction itong si Shadow dito sa defend. Pero ito, nag-ulti si Mirana. Going for that rose itong Wings sa mga kaibigan. Meanwhile, itong top tower naman ay kinukuha ng COL. Ayun, OD! Oh! What a sneaky move from OD. Pero tingnan natin dito kung mag-knockout niya. Ito na, tumarating na ang cavalry. Nakakuha ni Invoker yung Aegis. Pero tinamahan siya ng arrow. Tingnan natin dito kung sapat. Ito na ang backup. Aegis, the cavalry, mga kaibigan. Pero hindi na sila dito lalaban. Meanwhile, Rexar is so far away. Siguro kung nandun siya, medyo nakalaban pa. But the thing is, ang layo ng kuya mo. But at least now, he has the necro book. And ano, nakita ko ata siya nung bago ko lipat sa Roche Peak. Yung ano, finish niya yung top tier tower. So, nice try kara dito sa COL na i-contest yung Roshan. He killed, ito si, ano, si Outworld Devourer. Pinatay niya dun si Ayo. But the thing is, sayang yung Roshan. So, the score is now 9-8 in favor of Wings. Tower-wise, ganun din in favor of Wings. Ang natitira na lang dito sa COL is their tier 3 towers. So now, last hit, look at that last hit, mga kaibigan. 121 last hit in just 18 minutes. This invoker is farming very fast. And eto na, meron na siyang ano, point booster plus the staff of wizardy going for that axe straight. And he has a boost of travel and a drum of endurance. So, napakabilis mag-farm na invoker. Meanwhile, check na natin yung item nito ni Vicky or ni Cockroach One. Kita mo naman, meron na siyang drums. So, pareha silang may drums dito. But, he's going for a defusal blade. Wow. Just wow. I don't know kasi, alam, ako lang sinasabi sa inyo, di ba? Ang tagal kong hindi nakita si Ipisman sa meta. And, usually, pag si Ipisman pinik, ang first build niya is a Lincoln Spear. Nakita niyo naman kasi napaka-squishy niya. And, pag naroro siya dyan, nako, medyo pelikado. And, he went for a defusal blade for some unknown reason. Maybe to cancel out the BKB of the enemy. I don't know. Yun ang problema eh. So, now Outworld Devourer is sitting on a 1-8 gold. Pero binili niya na ata. Ayun, binili niya na yung Mithril Hammer. He needs that BKB very badly. Kasi medyo na, ang sakit nga ng initial damage niya. Pero tingnan naman yung damage nito itong Wings.
Nakakami rin silang AoE na pwedeng patayin siya ng in just a mere seconds. Pero to meron ng ulti to si Mirana and he popped his ulti. Tignan natin dito kung anong balak ba ng COL. Bakit nag-pop siya ng ulti dito? They're trying for a kill sa kung saan man lane. But, oh, look at that. Tingnan mo yung ano, yung Wings Gaming dito. They are all grouped up, ready to fight, nasa taas. Kitang-kita naman natin. Meanwhile, ito na. Kita naman natin itong COL. Tama na yung ginagawa nila, as I told you before. Kailangan nila patagalin lang dito and just take an ano, objectives. Tama yan eh. Hindi natin sila kaya munang palagan ngayon because the early stages of the game, medyo masakit sila. Pero ito na. We are ready to go kasi hindi naman natin pwedeng patagalin dito sa tier tower yan. Kasi just Pio, eh, mababasagan tayo. Kaya kailangan natin pumalag dito. Laban-laban na. So, ingat natin dito ha. Oh, so travel na rin dito ang kuya mo. And he has a cloak and a blade of alacrity going for defusal as well. So yon, nakita nyo naman dito yung TP reaction ng Wings. Medyo uwi-uwi na sila dito kasi alam nila na high ground, hindi sila mananalo talaga. They have the Aegis, yes, but that's not enough for a full man COL team. Lalo na't may mga buyback status yung mga yan, mababaliktad lang sila niyan. Pero high ground-wise, syempre talagang mananalo kung sino naman makaano, nasa position. And they're... The position of COL is at their base. Medyo talagang delikadong gumo pag nasa base talaga. Meanwhile, si Freak, kita mo naman, dire-diretso lang, dire-diretso. O, tingnan mo. He is very deep in the enemy jungle. Dire-diretso lang. Pero gagangkin nila dito. Ito si Ice, dire-diretso na. Ito na yung arrow is coming. Pero tinamaan ito si Ayo. Tingnan natin kung sapat. Oo, sapat na. Pero Swindles might die here as well. So, it's an Earthshaker for... Airshaker for a Beastmaster. Medyo hindi ko alam kung sapat na. Pero ayun, Dazzle just spawned. Ayo. At madadali pa ata dito. Oh, that. Hindi to mama. Pero meron siya ditong sa, ano, Grave, Shallow Grave, Sunstrike. Hindi nag-connect. Wow, ah. So, Diffusal Blade. Tatlo agad na nagamit niya. Tatlo na lang ang natitira. Wow. Inubos niya dun yung mga charges na ngayon. Hindi eh, toxic. Tingnan lang natin. Hindi ko naman sinasabing hindi effective yan. Meron talaga siya hindi nakita para sabihin na effective. Meanwhile, ito naman. Ito ang para sa akin sa Wings. Ito ang magiging game changer. O, dito sila magre-rely. Talaga. Literally. Because now, Invoker is sitting in a 167 last hit. Tingnan natin dito yung net worth. O, yan. Net worth is 13K in favor of Invoker. Pero di nga, hindi pwede maliitin na lineup na COL. They have an Outworld Devourer and a Phantom Lancer. Diyos mio, tingnan natin dito kung anong plano ng COL, ay ng Wings pagdating ng late game. Kasi so far, ginagawa ng COL is they're just defending towers. Tapos trade-trade lang, Rat Dota is real. Yun lang yung kailangan ginagawa dito eh. Wings, eto na. Magkakaroon na ng Blink Dagger si Ice. Medyo nakakatakot yan para sa COA kasi magkakaroon lalo ng magandang initiation power. Itong ano, Wings. Kasi ang nagigi-initiator nila si Weaver, nag-aalagangster siya doon, dire-diretso siya. Kasi alam naman niya may mayroon mga sasalo sa kanya doon na Ayo, na taga, ano niya, taga yo-yo niya. Kaya siya yung nagigi-initiator. Pero lang kung nandito na si Earthshaker, yung easy stun, easy lap, pero future life. Pero naku, nag-echo slam. Hala, ano nangyari? Nag-TTP lahat. Tignan natin kung aabot. Oh no, tornadoes will pop. Nakdali nila yung Mirana, but at the cost of what? Ginamit yung Echo Slam, ginamit yung Relocate. Para lang sa isang Mirana, pero to Dazzle, oh no, you're so far away. Wala silang stunner, yun lang ang maganda sa Wings dito. Radiant structures are fortified. Pero yan, eto na sinasabi ko. Ano lang tayo, trabaho lang dito, walang personalan. Kita naman natin, tinatrabaho lang nila tower and it will go down very fast because of that Necromancer plus all those illusions. Ito siya sabi ko, naku, Diyos mio. Huwag naman papahuli Outworld Devourer. So now, at least, ito na ang magagawa nila. Meron na sila ditong tier, ano, nabasag na tier 2 sa baba, bottom na pwede silang mag-rely pagdating sa rat game. Kasi nakita naman natin sila, lahat na nakabukas. Bukas na, isa na lang, pintuan na lang. Kakatukin mo na lang yan. They probably need an Aegis para lang manak yung ano na yan, yung pintuan na yan. So tingnan natin dito kung anong plano ng ano. Oy. May ward dito. I don't know if na-spot si Invoker, pero na-spot nga siya dito. And probably Earthshaker too. Sila dalawa yung mga na ano.
Tignan natin dito kung anong plan talaga. Kasi medyo nanganganib ang Wings dito. Medyo nawawala na yung kanilang push strat. Kasi medyo malalim na eh. Ang early stage of the game. Pero ito na ako, nakapa-ulti na ang ate mo. Nakapa-ulti na ang ate Mirana mo. And an invis rune. Dagdag pa sa Indy. Pero hindi natin kunin yan. Ayan mo na muna yan. Mamaya. It's for the later. Pero ito, tingnan mo naman. Sinisignal yung manok. Oh no. Pero meron siya dito ang boost of travel. He can probably tell it to the creeps na daladala nitong ni, ano, ni Beastmaster. Kaya madali lang bumakap. So, maya-maya, eh, para lang yan si Spectre, eh. Ladating na lang ako pag kailangan nyo. So, tingnan nyo. Yasha na si Phantom Lancer, mga kaibigan. And the Roshan will respond. So, nakikita nyo sa mga screen. 30 seconds in the game and Roshan will probably respond now. And, ito na sa tingin ko kung saan mangyayari yung susunod na clash. Oh, no. BKB is now finished here by the nakakainis na isang ano, Cockroach Lord. Dati malakas si Jules mag-ganito eh. Ngayon, nag-position support na kasi. Kaya tingnan natin. Pero ito na. The smoke has come out. They smell blood. And now they are going to take it. Tingnan natin dito. Oh, no, 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 no. Pero bumaba sila at hindi sila umakit ng high ground. And the Roshan has been spotted. At yun, sinignal na nga dito ni, ano, sinignal na dito na may ano, na may naglagay ng plague ward just to check the Roshan. Pero ito na, check na rin nila. Kasi may map hawk doon. Ako, 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 nagkakagulo ata doon. Meanwhile, Dazzle, Dazzle, Dazzle. Oh, nahuli ang Akuya Dazzle. Mahirap actually, mahirap mag-stay in the trees dito sa lineup ng Wings due to the fact na mayroon silang plague ward. And now, ito na, tinitingnan na nila yung Roshan. Binabantayan na ng mga Kuya mo yung Roshan. 30 seconds on the board itong si Kuya Dazzle natin. Kaya tingin ko anong gagawin dito ng CO at ng COL para i-defend or po I try to at least contest that Roshan. But so far, they are happy with what they're doing. They're just farming. Kasi yes, you might probably take Roshan, pero tingnan natin dito kung kaya or sapat ba ang Roshan na yan para mag-high ground sila. Kasi now, kung ano yung mga probably na items na kailangan ng COL is on their hand. They got the BKB from out on Devourer. They got the Blink Dagger as well. Meanwhile, ito naman si Phantom Lancer. He's farming pretty well as well. Yasha, finished up. Kanina pa yan. Hindi ko alam kung para sa itong cloak. Probably a simple cloak para lang pang 15% magic resistance. So, pero ito na. Nakakatakot yun ah. Agarim Scepter Pickup plus that Veil of Disco and that Blink Dagger. My gulay. Ang sakit niyan. Mamaya, maya. Pero makauwi ka naman. Hindi ko alam kung makakauwi ka na sa sakit ng poison niyan. So silang dalawa ni ano dito ni Invoker dito ang magiging initial damage nila eh si ano lang talaga tong si Weaver eh pambusit gaming. So far hindi pa nila ginagamit yung Aegis dito and they're not ayan ito na nagbabalak na silang mag-group up dito sa middle lane. Out of my way. Ayun, pinapanlasit talaga yung ano, pinapanlasit talaga yung arrow niya para lang makapagano creeping. Pero to na ako. Ako you're in a very deep deep situation, JC. Medyo atras na trap. Naku, 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 naku. Invoker is invisible here. At kinuha, oh, no, 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 no. Limp, you should probably go back. Pero di, nakita siya nun. Pero to, si Dazzle na lang ba? Si Dazzle na lang ba? Hindi, mukhang nararamdaman na nila yung rotation coming from Wings. Naku, 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 naku. Ayun, buti lang hindi nila kita. And they're probably TP out. Bakit kaya ganun, ano? Pag isang professional siya, nagpapaiwan yung isang, nagpapaiwan yung isa. So now the lead is ano in the side of Wings still and 35,000 in the lead or in the net worth. Tingnan natin yung XP. 4,000. My god, pero to nako. Swindles how now has his ano Necro Book 3. So ang sakit-sakit na naman kahit papaano masakit-sakit na yan. And konti na lang pero yung nag-ulti si Mirana. Tingnan natin dito kung anong plano nila. Nakikita ba sila? Naispatan ba sila? Ako si Invoker, siya yung may Aegis dito. Tingnan natin. Ako, ako, ako. Sinisignal na nila. Sinisignal na. Sinisignal na. They just need a roar just to ano kill this. But no. Medyo mailap si Invoker. Eh. No, yung talaga yung mga professional. Nakikita nyo yung mga laro ng isang professional team or isang professional player. Yung game sense or yung ano nila, meron silang six sense na ano eh. Six sense. Kumbaga na may mga katabi na ako, may papunta na sa akin, pero to meron ward dito na they will spot at least ay, mga dalawang hero na nagpa-farm dito. Tapos meron man dalawa dito. Dito naman sa kabilang side ng Wings, medyo scattered sila dito. Naku, 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 so handshaken. Ayun, alam naman niya hindi niya kaya patay dyan with that grave. Plus, alam naman natin, wala naman silang disable eh. So,
Ayun, quiet game. Ito ang problema, ito ang nagiging problema ng Wings dito. They have the Roshan, pero ayaw nilang gumow. Bakit kaya? They have the Roshan. Eh, si Roshan isa sa mga susi ng ano, ng high ground. Pero hindi, wala. Hindi sila nag-roano sila ito. They're happy that they're still farming. Eh, ang problema, tingnan mo yung ginagawa na si OL dito. They're still farming too. Tiyan mo, ayan, Swindles, uwi na, farm muna. Meanwhile, ito rin sa baba, Outworld Devourer is farming pretty well. Ano kaya susunod na item niya dito? Gusto ko malaman. Kasi, typical RTC build is going for that Mac, ano, straight assault kiras. Pero, ano, wala naman ditong, ano eh. Kung mapapansin nyo sa lineup dito ng Wings, eh, wala naman ganun ka right click. Si Invoker at si Weaver lang. So, ops. TP na, mga kaibigan. It's a TP. So, Sunshake ay nata dito magiging casual si ng mga kuya mo. Okay, they'll be happy with that. At least hindi si kuya Outworld Devourer lang nadali. So far, 13-10, sila pa rin yung gumagawa ng paraan para kumil. Pero tama nga, sinasabi ko kanina sa COL, ang gusto lang nila tumagal yung laro eh. Kasi pag tumagal yung laro, tingnan natin kung ma-handle nyo pa yung isang Outworld Devourer na nagwawala. At isang Phantom Lancer na dumadami. So yes, they're getting this. Oh no. Wala silang stunner. Yun, yun lang isang problema pa ng isang lineup nila. They have the Earthshaker pero napakalayo. Laging wala, missing in action. Pero si, ano. At yun, sinisignal pa. Ito na, and they're probably going mid now. Because the Roshan token will probably be reclaimed again. Oh, mapapapap, napabigay din na si Jesse dito. Tingnan natin kung anong gagawin. Na-block! Oh, that's a big kill coming from Wings. Medyo nag-overstay siya doon, mga kaibigan. Oh, wow, blink in, ha. And the Roshan has been reclaimed. Meron ng BKB dito si Invoker. Napapunta na sa manok. And they're now going for a high ground. Tingnan ko anong sagot dito ng COL. Tingnan natin dito kung anong magaganap kasi... Meron na rin Blink Dagger. Meron na bang Blink Dagger? Yes. Earthshaker now has his Blink Dagger na pinafarm dito kanina pa. And they have them. Oh. Shadow, look at that. Walang isa lang yung tinamaan. Or si Swindles yung tinamaan ng ulti niya. Pero Sunstrike would definitely collect. Pero hindi mamamatay siya dito. Tingnan natin dito. Ito na. Dumadami na si Phantom Lancer. Ito ang problema sa isang Phantom Lancer. Medyo tumataba na si Phantom Lancer dito. Meron na po sila yung tower. And now, medyo ano, nanganganib pa rin sa buhay ito si... Kumakapit na lang sa ano, sa buhay niya nito si Beastmaster, pero wala pa rin siya. Oh no, binigay lang yung tower ng free, ay yung barracks ng free. Still, it's just a melee racks, pero melee racks is still a melee racks. Medyo malalaki na yung mga free wave dun sa kabilang side niya, or sa mid side. Outworld Devour or Chessy should be very careful in those kinds of situations. Kasi medyo nakakapahamak talaga yun eh. Isang pick-off na carry or isang pick-off na core, eh, masakit talaga. Meanwhile, ito naman sa, ano, ako lang titipi siya, ano, titipi si Limp dito to farm, inaagawan pa ng farm to Swindles. But Swindles now, at least, he has his Blink Dagger, kaya niya na mag-initiate dito. Ward. So, naspata na dito si Swindles dito. And, ito si Weaver, farming pretty well, going for a Daedalus. Pero hindi, muna mag-go dito sa tumasin. Ako, mukhang may nasigawan na mga kaibigan. Nasigawan na dito si... Pero naku, meron siyang BKB and is pretty tanky. Ito ko sapat. Uy! Hindi nga sapat. Oh, ops. They're going for a round 2. And invisible din ang kuya mo. Oh my goodness. Ito na. Oh my God. Vanish. Windows, oh no, Echoes lang sa isa, pero that what, ang gusto lang naman nila doon is yung initiation, pero meron pa pa sa stun, follow-up stun. Wala, ayun, meron pang enchant totem na napakabilisan ng cooldown. And again, ito na naman si Outworld Devourer at si Beastmaster na naging casualty netong sa kabilang side, la COL. So they are, I think they will just force the buyback of COL's Outworld Devourer, then they'll back up. Yun lang ang gagawin ako, Diyos mio, mali yung pagkakagawa nila. Hindi niya inintay yung mga teammates niya na lumapit. Yan, nag-buyback na si Outworld Devourer dito. Hindi niya nasasayangin yung oras nila. Kasi ako, Diyos mio, hindi ka pwede magsayang. Now, Phantom Lancer has his BKB. Tignan natin dito kung magiging effective ba yung kanyang BKB dito.
Oh, that tower is running pretty low. Sobrang bilis na lulusaw dito ng tower. Hindi natin ito kung sapat. Ayun na. Ayun, naka-ulti na dito. May BKB siya dito. Tingnan natin kung papalag siya. BKB na rin si Audi dito. Tingnan natin kung sapat. Walang magsawa si Invoker dito. Puro BKB. Puro 8 seconds BKB. And may ulti na siya dito. Ba't ang laki ng mana pool? Eto na. COL or si Phantom Lancer is now going pretty big. Meron siya. Oh, nakapag-jukes. Ano pa siya dito? Nakapag- Oh, pero nahabol pa siya. He has a buyback. Tingnan natin dito kung sapat. Oy, wala! 70 seconds! Oh, no! Oh, my goodness. Medyo nasaktan ng damdamin ng COL, mga kaibigan. Dinire-diretso tuloy dito. Bakit hindi nag-iwan ng buyback? Oh, my goodness. Hala, ano nangyari? Hindi na umabot na late game, mga kaibigan. 30 minutes. Naror, yanin ko sapat. Pero kompletong lineup yan. May buyback si Ayo. Pero ayun, ano mga magagawa mo? Hindi niya maikas yung kanya shallow grave. Alo, it's a GG. I can say it pretty safe now. It's a GG, well played. So, Wings would take the series 2-1. Nadali ang COL, mga kaibigan. That Weaver pick, mga kaibigan, to Cancerous. So, wala tayong masasabi. Nakita nyo naman. So, nasabi ko na dyan kanina eh. Wala sa meta dito si, ano eh, si Weaver. And that caught COL in a surprise. Kitang-kita naman natin eh. Wala silang sagot sa Weaver. Hindi nila ma-pick off. Kita mo naman, niroror na nila. Ayun. And mali rin yung isa sa mga ginawa nila doon kasi ginawa nilang offlane yung Outworld Devourer, which should probably dapat ginawa na nilang safely in carry. Ang naging support lang ng isang Outworld Devourer is a Mirana. Eh ano ba tutulong na Mirana pang depensa sa'yo? He has an arrow, pero anong gagawin nun defensively? Puro lang siya arrow, gank, and his ganked are fail. Fail ganks ang nangyari doon. So hindi nila na-take advantage yung Outworld Devourer plus Mirana pick nila. So, ayun, we will be having a break and the next series would be, what do you call this, Team Secret versus Team Empire, the rematch, the 0-2 versus the 2-0. Rematch yan ng kahapon kasi nakita naman natin medyo nadurog ang ating mga tropang Team Secret, pero ang Team Empire, they are pretty sure na kaya nilang ulitin ba Team Secret, syempre, hindi nila papayagan maulit yun. So, we will be right back for more Dota 2 action, and I am Vinrab from Mineski TV, and this is ESL 1 Manila. Goodbye. La 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 la. Hala, hala, hala na hu log 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 log. Di ako. Okay. And I don't know, for some unknown reason, antagal.